Wala namang sinig kasama ko. Tonight's guest is Snarney in the house. Wala. Itong vlog na to ay hindi naman actually vlog. Meron lang akong kasing message sa isang ano, malapit na artist. Itong artist na to, ini-idol ko to eh. Pero bago yun, guys, ko muna pakita sa inyo yung mga yung update ng blockbook ko. Paul, why don't we show them our blockbook? Oh, ito na yung ito kasi ginawa ko to. Yung unahan ng ano ng mga sketches no. So ang turn natin is pa ganyan horizontal na no? Paul. Unahin natin dito. Iyayabang ko lang sa inyo. Bakit ko ginagawa to? Alam ba? Kasi siyempre, iba na yung may soft copy. Ah, may soft copy ka ng file mo ng ano. Nagawa mo. Ito, acrylic yan. Acrylic pin lahat gamit ko dyan. Tapos ang letter niya, siyempre base, di ba? Ano ba yung tag ko? Siyempre base. Yun yung unang pinag-practicean ko nun. Last week. Kasi ganun din, puro, halos lahat puro base lang din lahat yan eh. Ayan. Tapos yung lilipat natin chrome naman, base na rin pero chrome naman lahat to, bago lang lahat to. Yung mga dati ko kasi na tambak na dun sa ano, sa 80 bucks kaya dito sa Santa Ana to lahat na ano. Yung anak kong yan nagpa-practice na rin yan. Diba? Anong tinatag mo? Ano ba tag mo sa bahay dito? Ano sinusulat mo? Paul. Oh, Paul? Wala ko ba Snarn? Tsaka Snarn. Shoutout sa mga wild styler dyan. Shoutout kay Mapper Brookie. Shoutout sa PSI. Sa Cycro. Ito, Honghe. Batcho eh. Lapas Batcho eh. So, wala naman ito. Pangkadelik lang eh. Yan. Tapos ito, para kay Nice One, OG Cartoon, SNH, o PBC, PSI. Ito naman. Ito yung coil. Coil piece na tinatawag kong coil piece. So, ito chrome din. Chrome naman. Pero may pagka-funkadelic wild style. Yan. Ito na may panghuli. Yung pinaka-latest na nagawa ko. Last week lang yata ito. Base pa rin ito eh. Alam ko eh. Ah, hindi. Ang ano pala dito, ang basa pala dito is T-Bone. Yan yung tag na binigay sa DJ Master Shock noon. Una't huling nakuha kong tag sa isang gangster hip-hopper. Kaysa isa lang, yun lang, wala nang iba. Una at huling nagbigay sa akin na tag. Yun lang, wala na. Ito naman, puro hand style lang naman ito eh. Yun. Kita mo naman sa bungad eh nakasulat letra siya. Yan, yun lang, puro sulat lang kung ano na lang. Ayan, pinag-practice ako yung hand style lately kasi nga banwa ako sa hand style. Tsaka hindi ako masyado interesado sa foundation ng pagiging graffiti artist which is, o graffiti writer which is yung letter structure nga, di ba? Kasi pagdating sa basic letter ng ano ko, wala akong identity. Yan, may old school fashion ng letter or ng tags. So, yung tinatawag na parang Chicano, hindi ako ko, or parang tribal nga. Or fraternal or gangsta style nga. At least kahit paano yung letter doon. Yan yan. So yan yung mga sinusulat ko. Lately, this month, yan. So ano na mga pinasusulat ko lang. Lahat, kumbaga parang ito, ginawa akong diary ko. Diyan ko lahat nilalagay na sa manalog ko. Yan. Kita mo yan. Ganyan ang style niya. Ito.
Parang diary ko to. So since nasabi ko itong diary ko to, dito ko lahat sinusulat na masama ng loob ko. No? Tapos itong video na to, hindi lang naman tungkol sa ano to, sa mga pag-showcase ko na itong mga ng black book ko, hand style tsaka sketches. Isasama ko na rin to. Itong pinatutungkulan kong idol ko. Itong idol ko to, kabago-bago lang. Malupit na. Alam mo yung malupit na in a sense na ito yung makukuha niya sabihin sa'yo na marami ka nang nagawa. Huminto ka na, di ba? Kabago-bago mo, saan ka nakakita? Kaya idol na idol ko ito eh. Saan ka nakakita? Kabago-bago niya, sasabihan ka ng ano. Ang dami mo nang gawa, pwede ko nang minto. Anong pwede yung minto pinagsasabi mo? Kailan ka pang nagkaroon karapat ng sabihan ako? Kaya naman build the belief ako sa'yo, yung sinabi mo sa akin yun, ibang bira ka. Talagang sumaludo talaga ako sa'yo. Tapos nakuha mo ang puri-puriin sa mga nakatago kong social media accounts. Pero pagdating sa FB, wala ka, ang tahimik mo, nakapagtaka ka, no? Tapos ang pinakamalupit pa sa'yo, brother, pagka sa harap-harapan, ito yung ibang klaseng gaslaw mo, kaya idol na idol talaga kita eh. Kamukha ng pagsabi mo rin sa akin na idol mo ko eh, no? Eh ganyan din naman pagsusukli ko na pagiging idol ko sa'yo, pare. Sabi mo, idol kita, ganyan, idol kita din. Kaya pagkakaharap mo na ako in the flesh, in the physical form, buta ko, parang gusto mo akong hiyayin sa mga, ano mo eh. Kakusa mo ba talaga yung mga hinihimod mong puwet? Ito po, buta, ayaw. Butusan mo kung big ano, makisuyo sa cellphone, ganyan. Buta, di ba? Tapos, tipong ang daming pwedeng pakisuyuan. Ako yung kasadyay mo sa akin kang mga ano, makikigamit ng social media. No, sa harap ng mga kaibigan mo, lakas ng loob mong gumanan eh, no? Talagang ang dami mong kapit, brother, no? Last nang dating mo eh. Last ang arrive mo talaga eh. Kaya idol na idol kita eh. Tapos, yun. Tapos ano, pag sa... Hindi ko alam kung may alam ka sa salitang respeto eh. Kasi ako, pag sinabing respeto, eh, ano yung panunukli yun tawag doon, di ba? Ibig sabihin, kung tunay kang nagre-respeto, kung tunay kang nare-respeto yung isang tao, dapat ganun din mo siyang suklihan, di ba? Kasi mahirap makuha yan, brother, yung respect mo na yun. Ngayon, kung magpapakita ka sa akin ng fasad na respeto, hindi ko kailangan yan, sa'yo na yan, partner. Ha, idol? Ay, ibig ko sabihin, partner, sabihin mo, puta, mamaya dyan. Yung sa'yo? Ayun, nabasa dyan, nabasa mo. Conceited dyan, eh. Oh. Kaya mo kong idol kasi ako conceited ako. Ina-idol din kita eh. Alam mo ba bakit? Kasi palagay ko ganito ka rin, no? Bitang-bita ka, partner. Pero may idol na idol talaga. Idol na idol talaga. Tsaka napakahusay mo para magpander sa akin, no? Oh, anyway, oh. Ano yung nagawa ko para sa'yo yan, brother? Kita mo, nagkaroon tuloy akong diary dahil sa'yo. Inangina ka, nagpahinga lang ako. Buta, mamaya dyan. Nagugulat na lang ako, may siga na dyan. Ngayon, sinasabi ko sa'yo, sana kung mag-respect ka, itutuanin mo kasi ako lahat ng mga hunya ko sa akin, tinatabla ko kagad yan. Oo. Kaya mas okay pa sa akin yung binabalya mo ako sa laro eh, kasi yung ganyan ka pang idol. Anong idol-idoling? Ang bira to. Pasulat tuloy ako sa iyo. Hindi or sa aking diary. Ano bang sabihin natin dito? By the way, shoutout sa Spock. Homie Spock before. Isa rin sa mga makasama noon. Kaya lang, medyo mahilig na mga homeboy ito eh. Kaya na ano tayo eh.
Ayan. Naisipan ko magsulat eh. Okay ba ito, Snarm? Okay ba itong sinusulat mo? Mm. Mababasa mo kaya ito? Hindi. Hindi pa yun, no? Ako. Hindi ba? Huwag mo na. Kasi nag-vlog muna tayo. Mm. Oo. Pagkatapos ko lang. Hmm, ito na. Oh, ito ang message ko sa'yo. Ayan. Ikaw kasi kilal. Huwag ka na mag inosente yan dyan na parang alam kong nababasa mo ito. Magaling ka nga mag-decipher ng ugali. Ayan o. Oh. Put a basta in check. Okay? Huh? Naiintindihan niyo, matalino yun eh. Magaling nga magbasa ng ugali yun. Buta, susuyurin ka niya. Buta, parang psychotic eh. Full eh. Oo, pati mga background check sa'yo niya. Buta, hindi nga nga background check eh. Buta, parang ano dyan, yung tawag yun. Stalker eh. Anyway, that's about it. That's my black book. I hate us, I'm gonna hate. Sabihin siya mga sabihin niyayabangan. Laruin ko lang siya, partner, niyayabangan. Niyayabangan, porket ano, hindi nagpapakita ng tira, tapos puro-forma na ano, mayabang. Hindi ganun yun, brother. Bira ka naman. Hinain sa ating tong kultura na to, parang mapagbuntungan natin, ang gigil natin. Tapos sabihin mo, mayabang, diba? Walang ganun. Ha? Ilang laruin ko. At saka higit sa lahat, hindi ka naman binangga. No? Nasalya ka ba? Hindi naman, diba? Hanggat di kayo na, ano, walang pinipila sa iyo. Diba? Eh, sana, ano, maging klaro tayo sa ganun. Kasi, yung yan naman ako sa'yo, pare. Diba? Isang dekada at ano rin eh. Tatlong taon ko rin halos dinala itong tatak na to. Diba? Nanahimik lang ako saglit. Nadiskaril lang yung buhay ko. Nasira lang. Yung tahimik kong buhay, nagulo ulit. Naisipan kong bumalik saglit sa larangan na to na minahal ko. Tapos sasabihin mo sa akin, dami mo nang gamay, muminto ka na. Buti pare, grabe ka, idol talaga ka. Saludo talaga ako sa'yo, brother. Banglase ka. Susunod, pag nag-aarap tayo ng laman sa laman, ulitin mo uli yun, yung gano'n na bulang na, hiyain mo ako sa mga homeboys mo eh, no? Yung mga pala, OG ka pala, pare. Mas respect to you. Yung mga bata ka pala, no? Hiyain mo sa harap ng mga bata mo, gano'n. Diba? Ano yun lang yun. Peace be with you na lang, brother. Kasi kung tatawag ka uli sa akin, brother, gusto mo i-bring up mo uli sa akin yun. Kung naalala mo yung mga ginawa mo sa akin, no? Kanyar, tatawag ka uli sa messenger ko, mag-video ko yun. Bring up mo uli sa akin yun. Lahat ng mga antics mo, okay? Peace be with you, brother. Ganun ka. Peace! Waste the time, the loser, original loser, the man that you love to hate, mofo.